Dahil sa malakas at patuloy na buhos ng ulan na dulot ng tail end of cold front dito sa rehiyon ng Caraga, umabot na sa 1,829 na pamilya o 8,211 individual ang apektado at ito'y inaasahang tataas pa kung hindi huhupa ang pag-ulan. Nasa 1,815 na pamilya o 7,909 na individual naman ang lumikas sa mga evacuation center upang pansamantalang manatili ayon sa tala ng Caraga Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Sinuspindi na rin ang mga klase sa lahat ng antas ng paaralan sa Agusan del Sur, Agusan del Norte at Butuan City. So as of now, meron tayong around 5 municipalities ngayon na nagkaroon talaga ng preemptive evacuation because of the rising waters, no, flood waters. 35 namang pamilya o 109 na individual ang nagsilika sa bayan ng RTR Agusan del Norte gawa ng pagtaas ng water level. Sa isang subdivisyon sa lungsod ng Surigao at ilang pangunahing daan sa siyudad ng Butuan naman ay lubog na sa tubig baha at hirap ng madaanan. Aabot naman sa humigit-kumulang 51 ng mga barangay ang nakararanas ng mga pagbaha dulot ng pag-apaw ng Agusan River at tributaries nito. Naka-red alert na rin ang lokal na pamahalaan dito. Sa Agusan del Sur, matindi namang tinamaan ng baha ang mga bayan ng La Paz, Bunawan, Talacogon, Loreto, San Luis at Veruela kung saan half-submerged o halos hanggang bubong na ang tubig baha sa ilang kabahayan. At this time, ang nakikita natin kasi dito, naka-alert talaga dito yung mga nasa search, rescue and retrieval natin. Kasi dahil dun sa pagbiglang baha, baka may mga nakaligtaan pang mga residents dyan na kailangan talagang ma-reach, no? Samantala, naitala rin ang isang nawawalang 22 years old na lalaki sa Agusan del Sur na naitangay umano sa malakas na agos na tubig baha. Isang clearing operation naman sa nangyaring landslide ang isinagawa sa Lingig, Surigao del Sur. Ayon kay Lolita Vinalay, Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Butuan, inaasahang bubuti na ang panahon ngayong weekend. Para sa PTV News, Venus L. Garcia ng PIA, Caraga.